Let's go back to the Old Testament para makonnect natin ang totoong pagsamba. In the book of Genesis chapter 14 verse 18, then Melchizedek, king of Salem, siya po ay hari at pari sa Salem. Ang Salem po hindi part ng Israel. It is part of Mesopotamia. Ang tawag ngayon is Iraq or part ng Nineveh. Ang Salem. Siya po ay pari at pari. At sabi nito, he brought out bread and wine. Anong dala ni King Melchizedek, hari at pari? Anong dala niya? Tinapay at alak. He was priest of God Most High. Siya po ay pari ng Panginoong Diyos, itong si Melchizedek. At dala ni Melchizedek ang tinapay at alak. At sabi naman sa Psalms 110 verse 4, the Lord has sworn and will not change His mind. Sabi ng Panginoong Diyos, sabi niya kay Jesus, you are a priest forever in the order of Melchizedek. May pari, wala? May pari. Anong dala ni Melchizedek? Tinapay at ang tanong ko ngayon, ano ang bitbit ni Jesus on the night He was betrayed? Tinapay at alak. Hello? In 1 Corinthians chapter 11, wala na si Jesus. Bumalik na sa kanyang ama. On the night He was betrayed, sabi ni St. Paul, si St. Paul nag-consecrate din sa tinapay at alak. Ang bitbit ni Paul, St. Paul, tinapay at alak. Sabi niya, on this night He was betrayed, He took the bread. Sabi ni St. Paul, nagpatuloy ang tinapay at alak kahit wala na si Jesus. Amen? Sa ating panahon ngayon, nagpatuloy ba ang tinapay at alak? Sino ang nagbitbit dyan? Pari, si pastor, hindi tinapay, hindi skyflex, hindi unleavened bread. Pero ang bitbit natin ng ating mga kapareyan, unleavened bread, mura pa sa Genesis kay Melchizedek, sa panahon ni Jesus, unleavened, sa panahon ni Pablo, unleavened bread, walang patubo. Sa ating panahon ngayon, walang patubo rin. Ang totoong nangyari, naganap noon sa panahon ni Melchizedek, at nangyari sa ating simbahan na Korinto. Palapakan natin si hello. Importante ang pare. Kaya huwag niyong lalaitin ang pareno. Hello. Sabihin mo sa katabi mo, huwag mong i-chismis si Father Tony. Pag walang pare, dilita na tayo. Katulad ng taga-ibang sikta, ako pastor, dati, hindi ko alam yung ginawa ko. Ang ginawa ko pala ay idolatry. Kasi hindi totoong Diyos, hindi totoong presensya, simbolo lang. Pag ikaw ay kakain ng simbolo, mabubusog ka ba? Pag kumain ka ng simbolo, lalabas sa likod mo simbolo, hindi makikita. Kulay green at saka yellow. Hello! Ngunit kung ikaw ay kakain ng hostia, after consecration, it will turn into the real body of blood and the body of our Lord Jesus Christ. If you eat, Jesus will enter into your life. And that's the time kung may problema ka. Hihingi ka, Lord, may problema ako, Lord. Lord, iniwanan ako ng aking nasawa, Lord. Mabuti na lang, Lord, hindi siya bumalik. Hello? Pag itaas ni Father yung chalice of salvation, tayong lahat nakatingin.